mga tropa, my name is Nico Daria and welcome back sa ating channel. So for today's video ay pinadalan tayo ni Maano ng isang microphone which is itong DM30 Programmable USB Condenser Microphone. Kaya naman samahan nyo ako na i-unbox ito. Tignan natin kung maganda ba yung performance at yung quality niya, ano ang mga features niya, at kung sulit nga ba siyang bilhin. Pero syempre mga tropa, bago natin umpisan to, kung kararating mo lang sa ating channel, huwag mo nakalimutang i-hit ang subscribe button at yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod nating content na katulad nito mga tropa. So tara, hindi na natin to papatagalin. Buksan na natin to mga tropa. Nga pala mga tropa, no, bago natin i-unbox itong DM30 ay konting introduction lang about sa brand nila, no, which is itong Maano. So yung word na Maano nga pala mga tropa ay it means vision, no? At itong brand ni Maano ay nakapagbenta, no, sa iba't ibang countries worldwide at tinaguri ang global best selling internet microphone brand. Kaya naman excited na akong i-unbox to at ma-testing, malaman yung performance at yung quality niya mga tropa. And kung interesado ka rin na magkaroon nito at bumili, ay nilagay ko yung link ng shop nila dito sa may description ng video na to para mas madali kayong maka-order at makabili. Siyempre, mas okay na umorder directly sa nila para sure na legit 100% at iwas scam, di ba? So tara, umpisa natin i-unbox to. Okay, so i-open na natin mga tropa, no? Kung mapapansin niyo yung box natin, medyo lukot, no? Normal lang yan kasi siyempre, manggagaling pen sa ibang bansa mga tropa. At sa pagbukas mo pa lang mga tropa, makita mo agad may unang foam. Parang protection mga tropa para hindi ma-damage yung item sa loob or yung microphone, no? So ayan, pag-open natin, eto na, meron tayong makikita ditong accessories box. Okay, so eto, open natin siya. So dito mga tropa, ito yung pinaka wire nya na connection nya papunta sa my computer nyo. So USB ang connection niya from USB to Type-C mga tropa. At kung mapapansin nyo dito mga tropa, meron siyang adapter. Pwede mo siyang i-connect, no, from Type-C to Type-C kung gusto mo siyang gamitin sa mga Apple, di ba? Or pwede mo rin itong gamitin sa Android. At bukod dun sa may wire mga tropa, ay ang laman din ng box na mali na to ay yung kanyang manual. So as you can see, ito yung kanyang manual. Kaya pala nabanggit siya na programmable USB condenser microphone, eh meron siyang software mga tropa, may sarili siyang software na i-install mo dun sa inyong mga computer at pwedeng-pwede mo ma-customize yung kanyang RGB lights, yung kanyang sound quality mga tropa, at ipapakita ko sa inyo yan mamaya. Okay, syempre last yung mismong microphone mga tropa. Okay, so tanggalin natin yung kanyang plastic. There you go. And boom! Wow! So kung titignan mo siya mga tropa, napakaganda niya, napaka-authentic tignan. And as you can see, color white, bagay na bagay sa setup natin, which is white yung theme ng ating setup. At medyo may kabigatan siya mga tropa. At sa unang makikita mo dito, ito yung pinaka-gain volume niya. Meron din siya dito ng LED indicator, which is yung microphone mo at yung headset. So meron din siya dito sa ilalim na USB Type-C port. Meron din siyang button dito for RGB lights. So pwede mo siyang iba-ibayin yan, no? At meron din dito ang earphone port na pwede mong isaksak yung headset mo for real-time monitoring. So meron din siyang logo dito ni Maano sa may gilid na kulay orange. At ito yung pinaka-adjustable knob niya na pwede mong iikot-ikot yung mismong microphone, no, 300 degrees na katulad niyan mga tropa. Sa ilalim meron siyang rubber na naka-plastic pa, so tatanggalin niyo yan, no. Kailangan nyo tanggalin yan mga katropa para pag sakali na ginamit mo siya sa table ay hindi siya basta-basta mauusog-usog mga katropa. Meron na rin pala siyang air filter sa loob mismo mga katropa. As you can see dun sa may loob, meron kayong makikitang parang foam doon, yun na yung pinaka air filter niya. At ang nagustuhan ko dito mga tropa ay pwede mo siyang ikabit kung meron kayong mga boom arm mga tropa. So ang gagawin mo lang is tatanggalin mo lang tong pinaka stand niya at pwede mo na siyang ikabit sa boom arm mga tropa. Pagdating naman sa kanyang RGB lights mga tropa, tulad ng sabi ko ay meron siyang button dito sa ilalim mga tropa na pwede mong pindutin at iba-ibahin yung kanyang kulay. So ito yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya mga tropa, no? Dahil
pwede ko siyang ipares or ipartner dito sa aking setup, which is yung ilaw lang talaga ng setup ko is ganitong kulay lang, yung light blue lang siya. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung ating setup. Okay, so itong naririnig nyo ngayon mga tropa, ito na mismo yung ating microphone, which is yung DM30 condenser microphone. As you can hear mga tropa, okay ba yung ating boses? Hello, soundcheck 1, 2, 3, para sa akin okay naman, malinis yung tunog para sa akin. At naglagay tayo ng earphone dito sa ilalim para namomonitor ko din yung aking boses. At sa pandinig ko naman, okay na okay yung ating boses. Klarong-klaro, napakalinis pakinggan mga katropa. Ano sa tingin nyo? Pero wala pa tayong nagagalaw na settings dyan mga katropa. Wala pa tayong tinitimplang settings para or equalizer. Wala pang halo yan. Kumbaga, default lang to mga katropa. Hindi ko nabanggit sa inyo kanina na meron pala siyang cardioid polar pattern. Okay? Yun yung feature niya na kung saan ay dapat kapag nagsasalita tayo ay nandito lang sa harap yung ating bibig. Sa harap mismo ng microphone. Dito lang dapat nakatutok yung bibig natin pag tayo nagsasalita at gamit natin tong microphone na to. Kasi pag dito tayo nakatutok yung bibig natin sa likod ng mic, medyo may na yung pick up nyan. Okay, so make sure na kapag gagamitin natin siya ay nakatutok yung ating bibig sa harap mismo ng DM30 mic natin. So para malaman na nakaharap yung mic natin, ang palatandaan is syempre ito yung logo. Yung maano logo and yung volume control. Okay, so mag-proceed na tayo dito sa ating software ni Maano. So dito mga tropa, sa standard settings niya, pwede natin yang ayusin yung gain volume natin or i-adjust. Depende sa inyo kung gusto nyo katamtaman lang yung boses nyo. Ito, katamtaman lang to, okay naman to. Ayan, hello, soundcheck 1, 2, 3, humihina tayo. And there you go, laksan natin ang bagya. Soundcheck 1, 2, 3. And sa baba naman, meron tayong headphone volume. So yun nga, naglagay ako ng headphone dito para marinig ko yung boses ko. At kung kayo gagamit kayo nito mga tropa, kung medyo nalalaksan kayo sa inyong monitoring, pwede nyo namang hinaan yan mga tropa, tulad yan. So pwede nating iset yan sa 50, kalahati lang, para hindi masyadong masakit sa tenga kapag nagsasalita kayo. Okay, at bukod nga pala dun mga katropa, no, hindi lang boses nito yung napipick up niya mga tropa. So kung gumagamit kayo ng or nag-open kayo ng YouTube or music dito sa inyong computer, maririnig nyo rin yan kapag naglagay kayo ng earphones dito sa inyong microphone. So dito naman sa baba, meron tayong tone settings mga katropa. Sa ngayon, nakaselect tayo sa deep. Hello, sound check 1, 2, 3, mic check. Pakinggan nyo maigi bago natin ilipat. So ililipat ko na siya sa natural. Hello, sound check 1, 2, 3, mic test. Ililipat ko na siya sa may bright. Hello, sound check 1, 2, 3, mic test. Medyo matining to ng bagya para sa akin. Lilipat na natin sa legacy. Hello, sound check mic test. So okay yung legacy, pero para sa akin parang mas okay yung deep. Ewan ko lang ha, para sa akin lang ha, it depends on you pa rin mga katropa kung ano sa tingin nyo yung okay yung boses nyo. So sa baba naman mga katropa, meron tayong RGB control dito mga katropa, na kung saan ay meron ditong toggle lang on or off kung gusto nyong i-turn off yung inyong LED at ito turn on nyo tulad nyan mga katropa. So kung naliliwanagan naman kayo ay pwede nyong i-adjust yung brightness. So kung sa tingin nyo sobrang liwanag ng ilaw nya ng microphone natin, pwede nyong i-adjust yung kanyang brightness. At bukod sa kanyang built-in button sa ilalim para sa kanyang RGB control, meron din yung color selection dito. So pwede nyong palit-palitan ng kulay, purple, red, orange, or kung gusto nyo yung iba-ibang kulay. So sa akin, sasele ko lang siya dito sa may light blue, or ano bang tawag sa kulay na yan, light blue or sky blue. Okay, so kasi yan yung ilaw din natin sa ating keyboard mga katropa. So pagdating sa may advanced settings mga katropa, pwede nating i-mute yung ating microphone. Kung hindi nyo ginagamit yung microphone nyo, pwede nyong i-turn off yan. So ayan, hindi nyo ako narinig mga katropa dahil minute natin. At bukod dyan sa may software, pwede rin pala nating i-mute yung ating boses or yung microphone natin dito sa mismong volume control natin. So ang gagawin lang natin, ipipress lang natin yan para mag-mute tayo. So tatry natin mga tropa, no, mimute ko. So nagkulay red po siya dito, yung LED light niya dito sa mismong microphone natin, na nag-i-indicate na nakamute tayo. So kapag naka-green siya, naka-turn on yan. So
Okay na tayo dyan, ma'am. Common sense na yan yung mute settings, no? So, dito na tayo sa equalizer, mga katropa. So, dito naka-flat pa po tayo. Flat or default po tayo yung ating equalizer. Ililipat ko siya sa kabila, which is yung high pass filter. Ito na po siya. Hello, sound check. 1, 2, 3. Lilipat ko ulit sa kabila. Hello, sound check. 1, 2, 3. Mic test. Yan yung presence boost. At ito yung pinakahuli, yung HPF and presence boost, mga katropa. So, depende pa rin sa inyo yan. Tulad ng sabi ko, kung ano sa tingin nyo, okay yung inyong boses. Okay? So, para sa akin, okay din tong HPF presence boost, mga katropa, no? Okay? So, dito sa baba, meron tayong limiter and compressor, mga katropa, na mas makakatulong pa sa inyo para mas maging klaro pa yung inyong boses sa pagsasalita dito sa DM30 mic natin. Okay? Medyo maingay sa surroundings nyo, mahangin, pwede nyong i-adjust yung inyong compressor, mga katropa. At kung gumagamit din kayo ng OBS Studio, pwede nyo rin lagyan ng OBS filter yung inyong microphone, mga katropa. Pero ngayon, wala tayong OBS filter ngayon. Kahit gumagamit tayo ng OBS Studio ngayon, gusto ko lang marinig nyo yung default na sound nitong DM30 natin. Para sa akin, sulit na itong DM30 maano mic natin sa halagang 2,000 plus lang, mga katropa. So, ang official, ang original price niya is $50 plus or $60, pero ngayon naka-sale sila, naka-Christmas sale sila ngayon. So, ang price na lang is $49.99 na lang. So, 2,000 plus lang yan sa atin sa Philippine money, mga katropa. Hindi ko kasi magaling sa mathematics, mga katropa. Para ilagay ko na lang sa screen natin yung exact amount, mga katropa, no? Yung computation. Pero, ayun, binigyan ko kayo ng idea kung magkano yung price. Yun nga, ulitin ko, $49.99 po siya. So, 2,000 plus po sa atin yan, mga katropa. So, sa 2,000 plus na halaga, eh, pagdating sa gantong klase ng microphone, eh, sulit na po, mga katropa, dahil yung ibang microphone kasi na gaming microphone, hindi na ako magbabanggit ng brand, napakamahal, mga around 9,000, pero hindi naman nagkakalayo yung quality ng sound, no? Yung performance, hindi naman nagkakalayo, mga tropa. So, kung naghahanap kayo ng mga microphone na budget meal lang, yung swak sa bulsa, eh, dito na kayo sa maano DM30 mic. Sobrang ganda para sa akin, na para sa akin sa halagang 2,000 plus. Worth it siya. Siguro kung may hindi lang ako nagustuhan dito, mga tropa, to be honest, ay malakas lang kasi talaga yung sobra yung pick up na. Okay? Ibig ko sabihin, for example, ito, natapik ko yung pinaka boom mic natin. So, napipick up niya. So, masagi niya yan. Oh, kuwang-kuwa niya yung tunog, mga tropa, or kung mag-ingay man tayo sa lamesa, ayan, naririnig niya. Oh, nakukuha niya, I mean. So, pag magta-type tayo sa ating keyboard, lalo na kung naka-mechanical tayo, makukuha niya yan, mapipick up niya yung sound din, mga tropa. And, yun, natulad nga ng sabi ko kanina, pwede nyo naman timplahin yan sa OBS filter, mga tropa. At yun nga, meron din tayong compressor dito, mga tropa, na kung saan ay kayo nang balang tumantya. Okay, kung ano sa tingin niyo yung ikagaganda pa ng inyong boses. Okay? So yun lang, mga tropa, sana ay nakatulong itong video natin sa inyo, sa mga nagbabalak diyan na bumili ng gaming microphone or condenser microphone, mga tropa, para sa kanilang live streaming or sa kanilang gaming, mga tropa. At kung nagustuhan mo naman itong video natin, mga tropa, ay huwag mo na kalimutang i-hit ang like, mag-subscribe pa na rin at isama mo na rin yung notification bell, mga tropa. Dahil marami pa tayong pagsasamahan dito, mga tropa. Magtatry pa tayo mag-unbox ng iba't ibang mga items na kailangan nyo. At syempre may mga Android tips and tricks din tayong ina-upload dito sa ating channel. So hanggang dito lang muna, mga tropa. Stay safe sa inyong lahat. God bless everyone. Peace.